3 error in 1 coin ang ating 1 piso, guys. 1 piso 1996 BSP series coins. Bakit kaya nasabi? By ayan po ang ating tatalakayin at iisa-isahin natin yung tatlong error sa iisang bariyang ito. At bukod sa kanyang magandang kondisyon, abay siyempre masasabi nating instant kwarta ang isang pisong ito. Okay guys, bago natin ituloy-tuloy ang pangingilatis at pag-iisa-isa sa mga error sa isang bariyang ito, no? Huwag kalilimutang mag-subscribe siyempre at i-on ang notification bell sa ganun palagi kayong updated. At ang importante guys, mag-join po kayo sa ating membership. Alright, ang unang-una nating ipupunto dito sa bariyang ito na 1 piso BSP series coin. Ito po ay mga non-magnetic, no? 1 piso at yung script of legend niya ay masasabi lang natin, zoom natin na konti, no? Normal letters lang ito kasi from 1995 to 2003 normal letters ang mga yan, eh. At kasama ito, non-magnetic. Ayan. At syempre, ang unang-una ninyong mapapansin agad ay yung bukol doon sa itaas. Diba? Ayun. Ayan, kung di pa kayo pamilyar sa mga ganyang error, no, nasa kanyang rim, ang tawag po dyan ay CAD error. Di po ba? CAD error po yan. Ayan, kitang-kita naman, at zoom natin. At yung pangalawa, tignan nyo yung kanyang ulay, yellowish siya. Meron siyang reflection na yellowish. So, sa tinalakay natin nung nakaraan, kung naaalalin nyo, yung nagbabago ang kulay ng bariya, di ba? Kung naalala nyo, yun po ay toning of coin. Tone coin din ang bariyang ito. Guys, ayan o. Ikita nyo naman, di ba? Mayroon siyang reflection na parang manilaw-nilaw na parang brown. At sa kanyang reverse, ganun din eh. Mapapansin mo din yung reflection na parang manilaw-nilaw at yung roughness, no? Yung magaspang siya. Parang ginamitan din ng ano ito, no, sandblasting na nagresulta na para siyang mat, yung tinatawag, di ba? Maalala niyo yung mat variation po yun, eh, di ba? Yan, pagmasdan niyo mabuti guys, no, normal letters, yung script of legend niya normal lang, kaya lang sa surface doon nagkatalo at yung reflection, sapagkat ito po ay toning of coin din. So napakagandang bariyan to, pang ilang error na yun guys. So pangalawa na, di ba? Ay, pangatlo. At babalikan natin yung reverse nito. Okay, ito po guys, yung reverse, balikan lang natin. At isa-isay natin ulit yung unang error na nakita natin, yung CAD error, panguna. Pangalawa, yung tone coin niya. Pangalawa na yun, ano? At yung pangatlo, eh yung roughness na sinasabi natin na parang ginamitan ng sandblasting na nagresulta na para siyang mat. Diba? Hindi ko rin naman masabing grease error ito kasi pag sinabing grease error, eh talagang mangungulubot itong mismong bariya na to, eh. Halos di mo na makikilala yung reverse at reverse niya kapag sinabing grease error. So para sa akin, masasabi kong bukod sa kanya mga error, meron din siyang variation na mat. Diba, natalakay natin ang nakaraan, yung mat na yan ay ginagamit doon sa mga sinauna bariya. At maaaring isa ito doon dahil ito po ay ginawa noong 1996. So, di ba? So, ito, 1996, kung pag-uusapan naman natin ang value, yung totoong value ng normal na 1996, ayan po siya. 30%. So, napaka-common lang, eh. Di ba? From good to extra fine condition, ang sabi dito. So, meaning to say, guys, extra fine, yung pinakamaganda. Pero yung pong ating hawak ay almost uncirculated. So, bibihira. Napaka-rare na po yun, di ba? Hard to find. Rare na. Bukod sa kanyang mga aero coin, yung condition niya pa. So, masasabi natin, instant kwarta yan. At kung may magkakagusto dyan, pag-uusapan na natin ay hindi na basta-basta ang halaga. Bibigyan ko ng value yan, guys. Hanggang 3,000 po pwede yan kung ako po ang mag-aalok niyan. Diba?
kasi yung condition niya, yung errors niya, hindi mo na po basta-basta mahanap sa isang barya. Isa dito sa matatawag nating mga multi-errors, no? Kasi hindi lang iisa at may plus na variation pa siya na rare nga, guys, no? So babalikan lang nga natin ulit at may napansin akong hindi ko na isama eh. Babalikan natin yung kanyang obverse dito. Ayan, so gamitin natin ang ating alien technology. Zoom lang natin. Ayan, so yung nakikita nyo yan, yung parang nag-misto lang mint mark dito, nabumukol siya, no? Pag ganyan may mga bukol na yan, parang mga debris, error yan. So apat na error pala ito sa iisang barya. So karagdagan na naman yan, guys, no? So sa tingin nyo ba madaling hanapin? Siyempre hindi, di ba? Pero kung meron kayong maihalan tulad sa gantong error coin natin at ganito rin kaganda kondisyon, paki-listing lamang sa ating Facebook page na Calimay online at titignan natin, di ba? Lagyan nyo lang ng caption na maganda at siyempre paalala ko lang, dapat laging magaganda ang mga barya nyo. So ayun po ang kabuuan ng content natin ngayon, guys, no? Huwag kalimutan mag-subscribe, guys. God bless you all po. Out na muna tayo.